dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Ang mga taong hindi natututong mag-let go at mag-move on noong nabubuhay pa ay nagiging mga mapaghiganting ligaw na kaluluwa. Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay binabati ko po kayo at ang lahat ng ating mga kabarangay ng isang magandang araw. Ako po si Norwin, 34 years old, taga Benguet Province. Ako po ay pamilyadong tao na. Ang asawa ko po ay si Marisa at may dalawa po kaming anak na babae. Ang panganay namin ay 10 years old at ang bunso naman po namin ay 8 years old. Ang asawa ko pong si Marisa ay isang waitress sa isang restaurant. Samantalang ako naman ay nagtatrabaho bilang isang bellboy at housekeeping sa isang maliit na hotel. At dahil malapit na nga rin po ang undas, naisipan ko pong ibahagi ang hindi ko makakalimutang karanasan sa dati kong pinasukang hotel. Halos 10 taon po akong tumagal sa hotel na yon, Papa Dudut. Pero ang hotel na yon ay halos 20 taon na pong nakatayo bago ako na masukan bilang isang bellboy. Nagpalit na rin po ng pangalan ng hotel matapos malugi ang dati nitong may-ari. Kaya't ibinenta na lamang ito. Kaya nang pumasok ako doon ay bagong renovate ang building. Bago din ang lahat ng mga tauhan. At kakapalit lang po ng pangalan ng hotel. Hindi naman po ito kalakihan at kasikatang hotel. Meron lamang po itong 14 floors at sa 14th floor po ay matatagpuan ang malalaki at magagarang mga kwarto na tinatawag na suite. At dahil mga premyadong kwarto po ang naroroon sa palapag na yon, ay medyo madalang lang din pong nauukupahan ang kwarto ng mga bisita. At sa unang linggo ko po pangalang sa pagtatrabaho doon, Papa Dudut, ay nakaranas na ako ng kababalaghan. Maulan at tahimik po ng gabing yon. Wala rin po kaming halos nakatabing mga establishmento dahil medyo malayo na kami sa sentro ng syudad. Halos wala kaming bisita sa hotel ng gabing yon dahil hindi po peak season. At dahil wala din namang masyado mga customer ay parang 4 o 5 po kaming mga staff ang naka-assign sa shift ng gabing yon. Nasundan pa po ang insidenteng yon ng kung ano-anong kababalaghan sa hotel, Papa Dudut. At hindi lang po sa room 1401 kundi sa buong 14th floor, lalo na kapag walang masyadong nag-o-okupa dito. Mga kaluskos, mga pinto at ilaw na bigla na lang bumubukas at sumasara. Hanging malamig na bigla na lang umiihip. Pakiwari ko po kapag walang nag-o-okupa ng mga kwarto ay parang mas lalong pakiramdam ata noong multo ay sa kanya ang buong palapag na yon. Nang tumatagal ay nakasanayan ko na nga rin po ang mga kung ano-anong mga nangyayari sa hotel, Papa Dudut. Kung nung una ay medyo natatakot pa po ako, nang tumagal-tagal na ay parang namamanhid na lamang po ako at binabaliwala ko na lamang kapag may mga naririnig o nararamdaman ako na kung ano-ano. Maayos naman po kasi ang pasweldo at pamamalakad ng hotel at malapit lamang ito sa bahay namin. Sa madaling sabi ay inuna ko na lamang po ang pagiging praktikal
kesa ang maging matatakutin. Iniisip ko na lamang po na multo lang yon, hindi ako kayang saktan. At kagaya nga po ng sabi nila ay mas nakakatakot pa ang mga buhay kesa sa mga patay. Napansin po namin ang mga staff sa hotel na parang nagiging aktibo ang nagpaparamdam sa 14th floor kapag malapit ng mag-undas, Papa Dudut. Hindi namin alam kung ano ang meron sa undas at parang mas nababagabag at nambubulahaw ito. O parang mas nagiging malakas ang puwersa dahil mas napapadalas ang paramdam nito kapag dumarating na ang buwan ng Oktubre hanggang sa mga unang linggo ng Nobyembre. Ngunit tulad ko po ay parang nakasanayan na rin ng mga staff sa hotel namin ang mga paramdam sa 14th floor. Gayon pa man, Papa Dudut, ay may ilan pa rin po sa amin ang mga nag-resign na dahil hindi na kinaya ang mga paramdam. At karamihan po sa kanila ay mga nakasama ko sa housekeeping dahil kami po ang madalas na umaakyat sa palapag na yon. Wala din po kasing pinipiling oras ang multo. Mapa-umaga, tanghali o gabi. Nagpaparamdam ito. Lalo na kapag walang masyadong tao sa palapag na yon. Pero nang tumagal, Papa Dudut, ay iniwasan na rin po talaga ng hotel na maglagay ng kliyente sa room 1401. At naglalagay na lang po kami ng bisita doon kapag peak season at fully book na talaga ang hotel. May mga nag-feedback na rin po kasi sa amin na mga bisita na kung ano-ano raw ang nararamdaman nila sa kwartong yon. Kaya kami na rin po mismo ang umiwas na maglagay ng bisita doon. At nang tumagal nga po ay maski online ay may mga naglalagay na rin po ng comment tungkol sa room 1401. Ilang buwan matapos pong mag-open ang hotel namin ay nalaman din namin na dati pa po palang nagpaparamdam ang multong yon sa 14th floor. Kahit pa daw po noong iba pang nagmamanage ng hotel at hindi pa nare-renovate ang building ay naroon na yon. At sa hula nga po namin ay baka kaya nalugi ang dating hotel ay dahil sa nangyari sa kwartong yon. Yun po kasi ang mga sabi-sabi. Mga dalawang dekada na po ang nakakaraan ay may nagbigtiraw na babae sa room 1401. At kaya daw ito naka-wedding gown ay dahil nagpakamatay ito kinagabihan bago ito ikasal. Napabalita pa nga daw po sa tabloid ang nangyaring pagpapakamatay sa hotel na yon. Pero dahil sobrang tagal na na nangyari yon ay halos nakalimutan na rin po ito ng mga tao. Ang ilan sa mga nakakaalala na lamang po ay yung mga matatandang may-ari ng karinderya na minsan ay kinaina naming mga staff malapit sa hotel. Ayon po sa kanila ay medyo kalat na rin po sa lugar na may nagmumulto sa hotel na yon, na ikinikwento rin ang mga dating naging empleyado. Nang tumagal ay pinagbawalan na rin po kami ng hotel na magkwento sa mga nangyayaring kababalaghan, Papa Dudut. Ang sabi nila ay huwag na raw naming patungan pa ang mga sabi-sabi. At kung may matanggap man na feedback tungkol doon na galing sa mga customer ay pabayaan na lang namin. Pero sana raw ay huwag naming dagdagan pa at isekreto na lamang namin sa isa't isa kung meron man na nararamdaman. Kaya sa loob ng ilang taon ay hindi na lamang din po namin pinagsabi sa iba ang ilan sa mga nakakapanindig balahibong karanasan ng ilan sa mga naging bisita namin. Mabuti na lamang po at napakalma namin ang kliyente dahil talagang balisang balisa po siya nang nakita namin siya sa lobby ng hotel. Sinubukan pa po siya na kausapin ni Amy at kumbinsihin na baka nananaginip lamang ito. Pero siguradong sigurado po ang kliyente na hindi siya binabangungot. At naramdaman niya na nakapatong sa kanya ang galit na white lady at halos hindi raw po siya makahinga. Ililipat pa po sana namin siya ng kwarto pero siya na po ang nagsabi na gusto na niyang mag-check out at umalis sa hotel. At dahil nagwawala na rin po siya sa lobby ay minabuti na lamang po ng manager namin na ilipat siya sa ibang hotel
at ang management na namin ang sasagot ng bayad. At sa awa ng Diyos, Papa Dudut, ay hindi pa masyadong uso ang Facebook nang nangyari yon, dahil baka nag-viral na ang insidente yon kung sakaling ipinost ng kliyente namin. Dahil umalis na rin po ang kliyente at hindi na rin po tumawag o nagparamdang pang muli sa hotel, ay hindi na rin po namin ipinaalam pa sa kanya ang nakita namin sa CCTV na kanyang ni-request. Dahil nang gabi na sinabi niyang may kumatok sa kanyang pintuan, ay wala po kaming nakitang tao, kundi isang itim na anino na pumasok sa kanyang kwarto pagkatapos bumukas ang pintuan ng kusa. Bukod sa kliyente namin yon na dinagana ng white lady habang natutulog, ay marami pa pong mga customer namin ang nakaranas na paramdaman ng multo sa 14th floor. May mga nakakarinig ng babaeng umiiyak ng 10 oras ng gabi. Meron nakakarinig ng mga yabag ng lakad at boses. At may isa naman na may nakitang babaeng nasa ilalim ng kamang nakatingin sa kanya. Nang nahulog niya ang kanyang unan at pinulot ito mula sa sahig. Ngunit may isa pa po kaming kliyente na talaga namang nakapanindig ng balahibo naming lahat, Papa Dudut. Solo backpacker lamang po ang binata. Tansya namin ay nasa 25 anyos lamang. Mukhang taga Maynila at may itsura. At tulad ng dati ay hindi rin po busy season noon, kaya iinan lamang po ang mga bisita namin sa hotel. Dahil backpacker at mag-isa lamang po siya, ay sa isang solo room lamang po namin siya nilagay sa may third floor. Isang hapon galing po siya sa lakwacha at paket na sana sa kanyang kwarto nang nagkamali siya ng napindot na floor. At nang sinubukan niyang pinduting muli ang tamang floor, sa halip na bumaba ay nagtuloy-tuloy po sa pag-akyat ang elevator. Ang insidenteng yun po ang lubos na nakabahala sa may-ari ng aming hotel. Hindi po kasi naniniwala ang may-ari sa multo. At sa tingin daw po niya ay siguradong may siyentipiko o psikolohikal na eksplanasyon daw kung bakit kung ano-ano ang nararamdaman ng mga tao doon. Yung mga naririnig at nakikita daw ng kung ano-ano ay hallucination lamang. At yung businessman na dinagana ng white lady habang natutulog ay malamang ay binabangungot lang daw. Pero nang nangyari na po ang insidente sa backpacker, ay nakumbinsin na po siya ng manager namin na ipabindisyon ang 14th floor sa isang pare. Nagatan po kaming lahat ng blessing sa 14th floor, Papa Dudut. At habang binibindisyonan ng pare, ay ramdam na ramdam namin na parang uminit ang temperatura ng lugar. Maski ang mismong pare ay parang aligaga at hindi mapakali. Gayon pa man ay naitawid naman po namin ang blessing ng walang iba pang paramdam na nanggaling sa multo. Bukod sa mabigat na pakiramdam naming lahat habang sinasagawa ang pagbibindisyon. At parang umepekto naman ng pagbibindisyon, Papa Dudut. Lumipas po ang ilang buwan na wala po kaming naranasang pangmuli na kakaiba sa 14th floor. At maski po ang mga bisita ay wala rin naman po mga naire-report na kakaibang karanasan. Kaya't nagpa siya po ang management namin na paukupahan na po ang 1401. Lalo pat magsa-summer vacation na po noon. At dahil halos taon na pong walang gumagamit, ay ipinalinis po sa akin ang kwartong yon. Nagawa ko pa pong makipagbiruan kay Ami pagkatapos kong maglinis ng room 1401. Pero ang hindi ko po sinabi ay habang naglilinis ako ng kwarto, ay meron pa po akong mga kung ano-anong naramdaman. Pagkatapos ko po kasing mag-vacuum ng mga alikabok at agiw, ay nagmap na po ako ng sahig. At kitang-kita ko po sa basa ng sahig na biglang may mga bakas ng paa na parang naglakad mula sa bandang pintuan papunta sa kama. At kitang-kita ko rin po na parang lumubog ng bahagya ang kutsyon ng kama na parang may umupo. Kinalabutan po ako ng husto noon, Papa Dudut.
Pero sa mga oras na yon ay sinubukan ko na lamang pong kumbinsihin ang sarili ko na namamalikmata lamang ako at wala akong nararamdamang kakaiba. Nagpatugtog na lamang po ako ng kanta sa aking cellphone at nagpatuloy sa paglilinis at sinubukang huwag magpadala sa takot. Kahit pa pakaramdam ko talaga na habang naglilinis ako ay may kasama ako sa kwarto at nanonood sa akin. Ang hindi ko po nasabi, Papa Dudut, kina Ami at sa mga kasamahan ko sa hotel ay matapos ko pong maglinis sa room 1401 ay hindi na po naging maayos ang pakiramdam ko ng buong araw na yon. Nahilo na po ako na parang inaalta presyon. At kahit na uminom na ako ng gamot ay wala pong epekto at nahihilo pa rin po ako. Napakabigat po ng pakiramdam ko noon. Parang hinihika na ewan at pakiramdam ko ay magkakasakit ako. Hindi po ako masyadong naniniwala sa mga kasabihan at pamahiin. Pero hindi ko maiwasang maisip na baka nabati po ako, Papa Dudut. Naisip ko na baka dahil matagal nang bakante ang room 1401 ay nabulabog ko ang multo doon at nagalit sa akin. Pero pinilit ko na lamang pong isipin na baka masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano. Lalo pa't naipablessing na namin ang kwarto at ang buong palapag. Isa pa ay ilang buwan na rin pong naging payapa at maliwalas ang pakiramdam sa 14th floor mula nang ipinablessing po ito. Dahil masama ang pakiramdam ko ay naisipan ko na lamang pong mag-taxi para makauwi ng komportable sa bahay, Papa Dudut. At hindi ko akalain na makukumpirma ang aking mga iniisip sa biyahe ko pong yon. Nanayo po ang balahibo ko nang tumapat ang taxi sa harapan ng isang saradong simbahan. Mag-aalas 9 na ng gabi at inutusan ng driver na bumaba na ang kasama ko. At dahil may ideya na ako kung sino o ano ang inuutusan ng driver, ay hindi na po ako gaano nag-usisa pa. At napatahimik na lamang po ako sa hilakbot. Kagyat na naisip ko rin po na baka naisipan ng driver na tumigil sa harap ng simbahan para ihatid ang kasama ko raw doon. Dahil lang napapabalita nga pong white lady sa hotel namin ay naka-wedding gown daw at nagpakamatay nga daw po kinagabihan bago ito ikasal. Nang umandar na po ulit ang taxi paalis ng simbahan ay nakahinga na po ako ng bahagya. Naisip ko na baka gumana ang ginawa ng driver at bumaba na at nilubayan na ako ng multo. Pero nang sinabi po ng driver na kasabay kong bumaba ang multo, pakiramdam ko'y aatakihin ako sa puso. Gusto ko mang tumakbo, saan naman po ako pupunta? Paano mo matatakasan ang isang bagay na sumunod sa'yo pero hindi mo naman nakikita? At mga isa o dalawang oras po pagkarating ko sa bahay ay dinapuan na po ako ng matinding lagnat. Kahit napakataas pa rin po ng lagnat ko ay hindi na ako nakatulog noon, Papa Dudut. Maski ang asawa kong si Marisa ay hindi na rin po nakatulog at nagbantay na lamang sa akin buong gabi. Pagkasikat ng araw ay agad niya akong isinugod sa ospital pero wala naman pong nakitang mali sa akin. Maski po sa ospital ay takot na takot, Papa Dudut, at hindi ko talaga pinaalis si Marisa sa tabi ko. Dahil na rin po sa nangyari ay nagpatawag na rin po si Marisa ng pare at pinapunta sa ospital para bindisyonan ako. At kinagabihan nga po noon ay nawala na ang aking lagnat at kinabukasan ay na-discharge na kami sa ospital. Para makasigurado ay pinabinditahan namin ang buong bahay namin, Papa Dudut. Lalo pat may dalawa kaming anak na maliliit pa. At sa awa ng Diyos ay parang umepekto naman ng pagpapablessing dahil wala na rin po kaming naramdamang pangkakaiba pagkatapos noon. Pero dahil po sa nangyari ay nagpasya na rin po akong mag-resign sa hotel na yon para makasigurado. At sinuwerte namang nakakuha din ng trabaho sa iba pang hotel. Ang nakakatawa po niyan, Papa Dudut. Pagkatapos ko daw pong mag-resign ay doon naman daw nawala ng tuluyan ang mga paramdam ng multo sa 14th floor.
patay sa mga kwento ng aking mga dating kasamahan. Kaya nga binibiro ko sila na dapat ay nagkaroon man lang ako ng hazard pay dahil kundi sa pagbubuwis ko ng buhay ay hindi mawawala ang multo na yon sa hotel. November noong isang taon po yun nangyari sa akin, Papa Dudut. At sa awa ng Diyos ay hindi na kami muling binulabog pa ng White Lady. Pero ngayong paparating na naman ang buwan ng Oktubre at Nobyembre ay kinakabahan po ako. Magbabalik pa kaya ang White Lady? At kung oo, saan kaya ito magpaparamdam? Sa hotel na dati kong pinagtatrabahuhan? O baka naman dito na sa bahay namin ang bago niyang nilipatan? Sana po ay naibigan ninyo ang aking ibinahaging kwento sa inyo. At sana kapag napakinggan ito ng mga kabarangay natin ay maisama nila ako at ang aking pamilya sa kanilang mga dasal para sa aming patuloy na kaligtasan. At sana lalo pa po't parating na ang undas ay ipagdasal din natin ang mga kaluluwang hindi matahimik at naliligaw din sa lupa na makamit na ang ganap na kapayapaan at katahimikan. Norwin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.